Welcome back. Dito pa rin po sa As For Me and My House. Chase, yes. L-O-V-E. Yun eh, kaya nga kayo nagpakasal because you love one another. When they are reasoning out, that is not dependence. Dito lang kung saan kaibigan ang bawat tahanan. Only here, where we have one love, one family, one God. As For Me and My House. Isa sa mga priorities ng mga families ngayon ay ang kanilang financial need. Tama ka dyan. Kaya naman, ang mga magulang sa isang pamilya ay todo kayo din sa pagtatrabaho upang matustusan lamang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang iba pa nga, sa bigat ng kanilang pangangailangan, ay naisipang magtrabaho sa ibang bansa upang matustusan lamang ang pinansyal na pangangailangan. Pero nakalulungkot kasi sa kanilang pagtugon ng kanilang financial need ay napapabayaan ang mas mahalagang mga bagay. Kaya pag-uusapan po natin ngayon ang mga karanasan ng mga pamilyang may mga kamag-anak sa ibang bansa at kung papaano nila ito hinaharap. Only here where we have one love, one family, one God, as for me and my house. Kaya kaibigan, panoorin natin ito to give us more information on this topic. Pag-usapan namin kasi parang sa financial talaga ang unang dahilan bakit na desisyon na namin mag-asawa na maglayo na lang kahit dapat magkasama kayo, mag-asawa bilang mag-asawa. Mm-hmm. Sa umpisa, yun ang talagang unang dahilan, financial po. Una, di naman baga excited pa kasi marami kang narinig pag abroad, parang magaan lang yung pera, parang ganun, kasi may papadalan ka. Kaya wala, hindi ko iniisip yun na ano, natapos na yung dalawang taon na okay kami, parang ano lang, hindi masyadong mabigat. Nung pangalawa, nag-Singapore siya, 6 months lang din, hindi ko masyado rin naramdaman, madali lang. E ngayon, 2 months siya, parang tagal, parang pakiramdam ko, parang nasanay ko na sana magkasama kami ng ilang buwan. Parang ayoko na siya ulit malayo ngayon. 2 months pa lang, pero tinetext ko siya. Parang ilang years ka na dyan. Parang gusto ko na, kung pwede lang sabihin, uwi ka na, parang ganun. Yun nga, ano, miss na miss namin yung pagising mo. Halimbawa, parang simpleng bagay lang naman, halimbawa, tungkol sa pagtatanong ka ng anong ulamin, parang ganun. Tapos, alam, kahit alam mo yung sagot na, ikaw na bahala, ikaw na gusto mo, parang ganun. Pero nami-miss mo pa rin yung may tatanungin ka, tungkol sa mga bata rin, mga pag-aalaga ng bata, tumutulong din siya kasi mag-ano. Ano po, yung kumbaga, pag may makita silang kasama tatay, pag naman masyal, sabi mo, sana, andito si Papa, karga din sana ako, parang ganun. Lalo na itong ano, kasi malapit sa tatay niya, sa kuya niya. Yun ang lagi nilang ano sinasabi, kaya tinetext ko yung asawa ko. Para sa akin din, dito na lang. Mas maganda yung magkasama kayong pamilya dito. Anak mo, mag-guide din niya. Kaysa doon sa labas, pag-isa ka lang, malungkot yung ganun. Pag may oportunidad dito, halimbawa, sabi ko sa kanya, pagdating niya doon, mag-ipon siya, mas mag-negosyo na lang pag-uwi niya, mas piliin na lang dito na lang. O ayan mga kaibigan, we have witnessed yung mga reactions po, mga karanasan, at pati na yung mga emotions ng mga kaibigan natin na mga nagtrabaho sa ibang bansa, pati na rin po yung kanilang pamilya, kung ano yung kanilang naramdaman nang sila po ay nagtrabaho doon, at ano rin naman ang naging emotion ng mga naiwan nilang mga mahal sa buhay. Ang atin pong topic ngayon ay may kinalaman sa mga OFWs natin, ano po, mga kababayan natin na nagtrabaho sa ibang bansa. At pag pinag-usapan po natin ito, hindi natin maiiwasan na pag-usapan kung ano ba yung mga advantages ng working abroad at ano din naman yung mga hindi magagandang na idudulot ng hiwalay sa pamilya dahilan sa pagtatrabaho. Ang isang significant dito na advantage ay yung financial stability, yeah. Ano, Tita Deng? Oo, at saka improved lifestyle. Siyempre, meron kang mas malaking kinikita. Di, may improve ang lifestyle ng pamilya. Mapapadala mo sa school yung mga anak mo. Kaya talagang malaki ang factor na
nag-abroad ang ating mga kababayan because of that, mayroon silang pananaw na magkakaroon sila ng lalong mas magandang oportunidad sa buhay. Tama ka dyan. Kasi yung kaibigan ko na nurse dito, sumusweldo daw siya ng 10,000 pesos. Pero nung pumunta siya sa ibang bansa, 80,000. Yes. For a month. O kahit yung mga teachers na lang. Not bad. Inabanggit niyo pong change of lifestyle. Mahalaga yes. talaga yon. Kasi actually, hindi lang yon para panglabas. Uh-huh. Kundi para din sila magkaroon ng confidence. Mm-hmm. At parang yung family din nila ay magkaroon ng sense of meaning. That's natatalakayin true. Din natin mamaya. Financial yung financial stability una na yon. Kasi and then it brings yung change of lifestyle. Mm-hmm. Improve. Kasunod na mas convenient ang buhay. Mas makaka-save ang pamilya kung meron silang mga goal na gusto nila magpatayo sila ng bahay, bumili ng kotse. Yes. Pero karamihan na reason mapapag-aral ang mga mm-hmm. Kaya gustong makaipon para sa mga anak. Talagang yun ang ano? Ang nauso nga po priority. Noon, nauso yes. talaga noon ay yung mga semen, di ba? Uh-huh. Nung bata pa ako, semen. Tapos later on, mga physical therapists. Yes. Tapos nurses. Lately, mga nurses. Ngayon ay mga rad tech naman, oh, ang mga in-demand, di ba? Uh-huh. So, actually maraming work opportunities abroad na that's pwedeng magtrabaho doon yung ating mga kababayan. Na maaari meron po tayong mga mahal sa buhay na naroon ngayon at nararanasan nila yung ginhawa ng buhay. Mm-hmm. Pero ang isa din na magandang reason kung ba o advantage ng working abroad is for their career development. That's no? true. Kung nasa abroad nga naman sila, meron silang ibang experience, professional growth, yung pakikisalamuha yeah, sa kahit ibang anong profession meron yes. sila. Siyempre, pagpunta nila sa ibang bansa, may iba po silang experience doon, may ibang kaalaman, mayroong mm-hmm. ibang skills na matututunan nila. So, this is also for career development. Kaya nag-a-abroad ang ilan sa ating mga kababayan. At other than career development, yung sa financial tsaka exposure, pagdating nila sa abroad, ay nag-aaral ulit sila. Yeah. Tulad oh, yeah. ng mga nurses yes. o yung mga doctors, kasi iba nga ang ways and standard doon mm-hmm. sa abroad. So talagang hindi lang na-improve yung exposure nila, yung knowledge nila mm-hmm. about Tama. Their profession as well. At isa din doon ay ang fulfillment nila, di ba? Yeah. Meron ma- baka ikaw kaibigan, baka nung bata ka naisip mo, ang sarap sigurong makahawak ng snow, ang sarap sigurong makakita ng castle o makapunta sa Europe. Ay isang malaking fulfillment to, parang dream come true, that's parang true. Isang that's fairy tale, 'di ba? Na nangyari sa totoong buhay. Eh diba? Tayo naman nakapunta na tayo sa ibang bansa, 'di ba? Mm. Ako kahit hindi OFW na nagpunta doon, naalala ko nung unang-una ako nakakita ng apple tree. Mm-hmm. Talagang nagpa-picture ako. Eh, kasi dito sanay ako sa bayabas lang o kung anumang prutas. In talaga, fulfillment for talaga. For me, it's a fulfillment. Ako, may experience ako dun sa apple. Nung una ko pong nakita yung apple tree, di kapitbahay namin, pinitas ko agad. Pagkakagat ko, for apple pie pala yun, kaya hindi matamis. Ibang klase, ano? Okay. Iba't iba nga naman ang nararanasan natin. Pero talagang, yung individual fulfillment, hindi yun mabayaran. Yes. Oo, kasi, and it's more than a theory. Right, right, yeah. Right. At pwede rin yung fulfillment ng parents para sa kanilang anak, di ba? Uh-huh. Lalo na yung mga galing sa probinsya, tapos medyo hikaho sa buhay, tapos sabihin, anak, ikaw ang pag-asa namin, kaya mag-aral ka na mabuti. Yeah. Eh, hindi lang nakagraduate, nakapag-abroad pa, yeah. at natulungan yung family. Kaya fulfillment din yon as a family. At pagkatapos, yes. makukuha pa yung mga magulang exactly, dadalhin o, sa diba? Ibang bansa. Pinipetition pa. Oh, uh-huh. Lalo yung mga elderlies pagdating doon, bagaman giniginaw, may benefits naman. Yes. Ang isang advantage pa na nakita ko yung may excitement eh. Mm. Yeah. Pagka that's true. Working abroad, Meron doon, ano, Tita Deng? Talagang sila eh, tuwan-tuwa, hindi lang yung sa nakakita sila ng ibang bagay, kundi just being there. Yes. Kala ko yung excitement na yun ay
pag magpapadala ng package. Diba? Alam mo, ang unang-unang yun. Pag magpa-birthday, sabihin, oh, dada, ito mga, okay, pag mag-Christmas na, paparating na yung package, di excited na yung mga nandito sa Philippines. Alam mo, ang unang excitement, yung pagsakay sa aeroplano. Alam mo ba, na merong mga OFW na ang kanilang first time na pag-akyat sa aeroplano, eh yung panahon na sila pupunta doon. That's true. Oh, it's an excitement. Tsaka siguro yung pagdating din yung change of culture, part of their education, yeah, exposure, di ba, progress, na yung meron nga tayong term na para kang inosente sa mga nakikita mo, di ba? Bagaman may edad ka na, pero pagpunta mo doon, para ka ulit bata. It's part of excitement in life. Makikita mo yung excitement pagka yung pagpunta mo doon, ang dami mong lahat ng puntahan mo, picture. Ayan, tapos ipapadala sa pamilya. No? Lalo tigi tayo pong mga Pinoy, talagang since tayo nga po ay merong, tayo ay very close ang family. Kaya yung ating mga mahal sa buhay na nasa abroad, para po sa atin, importante yung kanilang mga ipinadadalang picture o package, yung sinasabi mo, pera. Pero hindi lang naman sila after doon sa material. Ano? Ang isa nga nabanggit ni Tita din kanina, yung pinipetition yung family. So, ibig sabihin, malaking excitement din yon sa parents o sa anak. Kasi it's a great transition, di ba? Yes, hindi lang from financial status, kundi a whole new perspective that's in life. True. Kaya sabi ko nga, ang pagpunta sa ibang bansa, lalo na yung pagtatrabaho, it's an educational experience. Napakagandang karanasan yun. At mamaya mga kaibigan, makikita naman natin na kung papaano naman yung the other side of the coin. Yun yung disadvantage side. Siyempre, hindi lang puro happy moments, hindi lang puro thrill and excitement. Siyempre, may mga downside din. We'll be back after this break. Bringing hope the world around over. The clock, hope around channel. The globe. There is hope. Hope Channel. Welcome back to As For Me and My House. Kanina, mga kaibigan, tinalakay namin ang advantages of working overseas o being an OFW. Pero sabi ko nga, tulad ng isang coin, it's just one side. Now we're gonna discuss the other side if we're gonna flip the coin. Ayun ay ang mga disadvantages. Ang isa doon ay ang separation from family. Kasi nga, dahil sa pangangailangan financial, napipilitan tuloy either yung dad or your mom, nanay o tatay, na mag-abroad na kahit mas masikip sa kanyang damdamin, mabigat sa kanyang loob na mag-abroad, napipilitan tuloy siya. Meron nga akong kakilala, kapitan na siya, no? Siyempre, matagal na siya as seaman. Pero hanggang ngayon, nung nag-usap kami, ay tuwing aalis daw po siya, ay tulog ang kanyang mga anak. Hanggang ngayon, parang ibig sabihin, hindi niya, he can't part ways with his kids. With that kind of emotions na napakataas ng emotions of being separated. So, merong sacrifice na nangyayari. And that is a disadvantage, ano, malungkot na bahagi ng pag-abroad. Yung talagang mapahiwalay ka sa iyong pamilya dahil nga... Sa pangangailangan. Yeah, pangangailangan. Pero yun ay masakit doon sa mga magandang relasyon sa pamilya. E, paano naman kaya yung hindi magandang relasyon? Is that another disadvantage? Sa, pero ibig sabihin, bago tayo pumunta doon sa hindi maganda, ha? Doon sa maganda muna. Kasi doon sa maganda, ay talagang makaka-experience sila talaga nung separation anxiety. Talagang hindi nila, balikan ko yung social, ha? Yung social intimacy, yung lahat ng intimacies natin discuss. Hindi mo yun maano eh, kasi you're far from each other. Although you talk to each other every day, and then may usapan kayo na we pray at this time, at the same time, sa ganitong oras, pero iba pa rin yung physical presence. Yung sa separation anxiety na sinasabi ko,
pag umaalis ang isa sa kanila, kakasakit. Yeah. Either magkasakit yung mga anak. Okay. Yung iba naman, pag sa mag-asawa, may depression. So and stressful then, ang very stressful. At saka syempre yung mga needs, the physical needs, hindi nami-meet. Mm-hmm. Because you're far from each other. Ang physical need, you have to be there to touch, to be able to see. Pero napakaganda naman. At may technology. Kumbaga, laging may pambalanse naman tayo. But still, we have all these anxieties. Pag may sakit ang anak, malayo ka. Diba? Grabe ang anxiety ng malayo. At saka pareho na rin. Sana kung nandito ang tatay mo, sasabihin naman ng tatay, sana kung nandun ako, hindi sila masyadong mamroblema. O, diba? Kaya, yung anxiety is for everyone. Tapos yung anak naman, si tatay ko, si umalis pa. O, di, lahat meron sila nakakasuffer ng separation anxiety. Yung sinasabi ko kanina, na kung hindi maganda ang relasyon nila sa pamilya, disadvantage din yun eh. Kasi kung umalis siya, mas lalong hindi magiging maayos ang kanilang relasyon. Matutuluyan na. Right. At pwedeng humantong sa permanent na hiwalayan. Dahil nabanggit niya yung matutuluyan, tutuloy ko muna yung separation from family. No? Hindi lang yung pag-alis. Actually, sa mga viewers natin, siguro ngayon ay wala yung loved one mo o yung anak mo siguro nasa abroad. Yes. Alam namin na hindi madali yan, but you got to do it for a lot of reasons. Pero alam niyo rin ba mga kaibigan na yung nag-abroad din, mahirap din sa kanya kasi pag... That's true. Tulad na na-experience ko, although mga kaunting panahon lang yon, na pag may nakapunta ka sa magandang lugar, di ba? Maisip mo, nako, sana nandito yung wife ko. Sana nandito yung kids ko. Yes. Pag may nakakain kang masarap, nako, sana kasama ko sila. Tapos yung family mo naman, back home, pag Christmas, pag mga special occasions, nako, sana nandito si daddy, sana nandito si mommy. So, matindi talaga yung disadvantage side. Mm-hmm. Dadagdagan ko yung disadvantage, yung culture shock, mga kaibigan, di po ba? Mayroon tayong mga naririnig mula sa ating mga mahal sa buhay na nag-abroad, na pagdating nila doon, hindi nila alam kung paano, parang totally different ano yung culture. Lalo tigit kung ito yung Middle East, o kahit nga... Kahit nga dito lang sa Southeast Asia, kahit nga dito, meron na, talagang merong pagkakaiba sa culture. Ang disadvantage po, kung halimbawang umalis sila at na-culture shock sila, babalik na sila sa Pilipinas. Yung iba, umuwi na, hindi na tumutuloy sa pagtatrabaho doon. So, yung gastos nila, hindi na nabawi. Hindi na babawi. At yun naman, yung iba naman po na nag-stay doon, pero may culture shock sila, emotionally disturbed din sila. Siguro, Tita Deng, part din ng culture shock ay yung pag-uwi ng dad or ng mom sa bahay. Parang hindi na sila makapag-connect sa isa't isa, di ba? That's one. Kunyari, 2 years siya doon, lumaki na yung anak niya, nagkaisip na. Parang ang hirap na nila. In that way, sa tingin ko, nagkakaroon ng culture shock sa loob ng tahanan. Naranasan mismo yan ng aking brother. Right. 3 years siya doon. Nung umalis siya, ay buntis pa yung aking hipag. Nung dumating siya, 3 years old na yung anak. Hindi siya kilala ng anak. Takot yung anak niya sa kanya. Kaya mga kaibigan, malaki ring epekto yon na hindi man lang kayo nakita ng inyong mga anak. Kaya sabi ko, everything has its advantages and disadvantages. But we have to go on. Pero sa tingin ko, yung medyo matagal na sa gantong situation, kaya na nilang ibalanse. Yeah. Diba? Natututo. Yeah. Lalo na kung yung matagal nang nag-a-abroad, naka-adjust ka na. Dapat kasi talagang dadaan sila dun sa process of adjustment. Lalo siguro, yung iba nga, 1 year na nandun yung mahal sa buhay nila, hindi pa sila nakaka-adjust. Kasi yung ano, yung separation, yung sinasabi kong separation anxiety, it's like loss of a loved one na rin yun. Kasi parang, kaya di ba kung minsan pag namatayan tayo, sinasabi na natin, isipin na lang natin na nandun siya sa ibang bansa. Oh, kita nyo? So, the separation already is, it's some kind of detachment. Kasi nga tayo mga tao, we are social beings. Yes. We build relationships. At pag na-establish na yung ating relationship at naghiwalay,
meron talagang pain, yes, na nararanasan. At siguro may papasok din natin na sana naman ay hindi ito nagiging problema ng mga viewers natin na pag naghahanap ng attachment, yung, yes, somebody abroad, uh-huh, tapos meron siyang workmate, office mate, eh baka magkaroon ng problema sa relationship nila mag-asawa. That's another disadvantage. Right. Na working abroad, mm-hmm, eh yung iba, dahilan sa siguro hindi maayos ang communication sa family na iniwan, especially, mm-hmm, sa spouse, mm-hmm, nakakakita sila doon ng another relationship. Mm-hmm. Tsaka sa mga anak na rin, baka maisip nila sa parent nila na nag-abroad na ano bang mas importante, di ba? Oo. Siguro pag bata pa ay maiisip yun. Paglaki na, siguro maintindihan na. Pero paano pag bata at hindi naka-move on sa ganun mentality? Diba? Sa lahat ng sitwasyon, meron talagang advantages and disadvantages. Isa pang nakita ko dito yung pag ang magulang ay nasa ibang bansa, ang may mga anak na ang feeling ay talagang will provide and provide, right, what, right, they, right, need. Mm-hmm. Oh, yung gano'n na lang, parang hingian na lang. Kasi wala na sila ng connection dun sa ibang aspects of family life. Parang provider na lang siya. Tama yan. Umiinit po ang atin pong usapan. Talagang interesting, mga kaibigan. Ano po, alam ko nakaka-relate po kayo dyan sapagkat meron po kayong, alam ko meron kayong mga mahal sa buhay o kaibigan na nag-work abroad. Ngayon po, para lalo pa tayong makatanggap ng iba't iba pang mga kaalaman tungkol sa ganitong usapin, akin pong inaanyahan kayo na panoorin niyo po ito. As a family talaga, you must strive to be together. In fact, many people who decide really to go abroad and work, oftentimes they wanted to work because they want to provide for their family. But in the end, hindi yun ang nangyayari. Diba? Mas nagkakaroon ng sangasangang problema. It is really a matter of choice. But I'm not saying na yung pumipili na nag-a-abroad hindi okay. But they must really be prepared, not just emotionally and physically, but most especially spiritually. Kasi kung yung magkasama na nga kayong mag-asawa, ang dami ng challenges, the more when you are apart from each other. The oneness is very hard to exercise, because nasa malayo yung isa eh. Plus, nagkakaroon din ng problema pagdating sa mga bata. Diba? Kasi, lalo na, I'm speaking on behalf of seaman's wives, no? Because a seaman's wife is very much different from a land-based wife. Ibang-iba ang kultura ng mga seaman sa mga land-based. It's really even more difficult to deal with a seaman than to deal with a land-based husband or wife. In our case, I'm so happy nung nag-decide siya na huminto na ako, because I know now that from then on, I will have my husband with me rearing our children and most especially doing the ministry together. Sabi ko, the decision to stick it out with my family in Norway is the best decision that I ever had as a family man. Gaya nung nabanggit ko kanina, no, when I stopped working abroad, I started working as a professor, earning 3,500, much lesser than what I used to earn, and it did not make us poor. So ang message ko sa ating mga kapamilya, sa ating mga husband and wife experiencing challenges, just what we have experienced as husband and wife when I was still working abroad. Ang message ko sa kanila is, you just work together as husband and wife. And fully trust the Lord na kayo ay bibigyan nila ng blessing in spite of the many challenges in your life. Together, as long as you stick together at ipagdarasal nyo ang inyong pamilya, ang inyong relasyon sa bawat isa at ang inyong relasyon sa Panginoon.
O ayan mga kaibigan, nawa po ay mayroong karagdagang kaalaman ang atin pong natutunan mula sa atin pong napanood. At alam po nga na makaka-relate naman tayo doon dahil meron tayo mga mahal sa buhay o kaibigan na nasa abroad. Ano po? Pero para po sa aking opinion, ay mas maganda pa rin na magkakasama ang pamilya. Kaya ko po nasabi ito sapagkat ang pamilya, kapag magkakasama, mas mapapalakas ang isa't isa, mas mapapalakas ang relasyon, mayroong masusuportahan ang bawat isa kapag magkakasama. Kung ano man ang dumating na krisis o problema sa pamilya, ay nariyan naman po ang bawat miyembro para magtulong-tulong. Ano po. At ang isang masasabi ko pa po ay kapag sama-sama ang pamilya, mas mapapalakas ang relasyon sa Diyos. Ano pa yung spiritual side ng pamumuhay ng pamilya po ay mas mapapalakas sapagkat mas maraming panahon na magkakasama ang pamilya sa family worship o pag-aaral po ng banal na kasulatan at meron silang panahon para mag-share ng mga blessings na kanila pong natatanggap mula sa Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng buhay, meron lagi yung ideal na sinasabi natin. Doon siguro ako magdidiin sapagkat sabi sa Bible at saka yun ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa, what God hath joined together, let no man or work put asunder. Okay? Kaya, makahanap tayo ng paraan kung paano natin gagawin ito. Nikki? Pero, dahil nga uso ang realism ngayon, kung ano talaga nangyayari in the real world, kung hindi talaga maiwasan, kaibigan, na kinakailangan mong mag-abroad o manatili sa abroad, eh, ang mapapayo ko ay kung ano lang ang napapakinggan ko sa mga nakakasabay ko sa airport, na mga seamen and mga OFW na, hindi naman talaga nila gustong magtagal doon. Eh. So, meron silang time frame na within 5 years o pag nakagraduate na yung anak nila. So, make it a point to be on your schedule na pag natuloy na yung plano na yun, natupad na yung project na yun, ay umuwi ka na. Kasi alam ko naman na bagaman mahalaga ang financial need, pero may mga aspekto naman na maaring mapabayaan on the long run. Kaya nga, nasa Ephesians 3:20 ang iiwan ko sa kaibigan na, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Ibig sabihin, kung pinlano mo na yon na within 5 years, o pag nakagraduate yung anak mo, makaka-uwi ka na, kaya mo yan, kaibigan, sa tulong ng Panginoon. Kaya nga makakayanan natin ito, kaibigan, at magagawa natin ito ngayon din sa pamamagitan ng panalangin. Pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan, we pause for a moment and acknowledge your power that is at work within us. Yes. I'm praying most specially for our viewers. Siguro kung nanonood ka ngayon sa Philippines, ay nais kong ipanalangin ang iyong familia na sa kabila ng paghiwalay nyo na mag-asawa o yung anak mo ay nasa abroad, alam kong iingatan siya ng Panginoon at papangalagaan. Yes. Gayun din ang pangangailangan nyo dito sa Philippines. At kung sakasakali naman, kaibigan, na mapapanood mo ito while abroad, through internet perhaps, ay dinadalangin ko na matupad ang plano mo sa buhay. Gayun din ang iyong time frame kung kailan ka dapat umuwi, muling makasama ang iyong pamilya, at lalong mapatibay ang iyong pagsasamahan at higit sa lahat, mapalapit sa Panginoon. Yes. Ito po ay aming pinasasalamatan na ngayon din. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Maraming salamat po muli mga kaibigan at aming taga-subaybay sa patuloy ninyong pagsuporta sa amin pang programang pampamilya. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at ating muling pag-uusapan ng mga paraan sa pagpapatibay ng ating samahan sa ating pamilya at sa Diyos. Dito pa rin kung saan kaibigan ang bawat tahanan, where we have one love, one family, one God, as for me and my house.
hope the world around the clock. Around the globe. There is hope. Hope Channel.